Welcome to Nature's Joy Apiary or Bee Farm. Ito po ang mga kailangan natin gamitin bago tayo mag-start sa pag-check ng mga bees. Hive tool at saka bee veil. And then, itong smoker, optional lang to. Kasi yung mga bees na to is kalmado lang. Pero kailangan natin gumamit to for to calm the bees lang. Anong kailangan natin para ma-start natin ng fire setup or smoke? Ano lang, piece of paper and leaves. Mas maganda yung medyo, ano pa yung leaves eh. Medyo basa pa para mas mausok. Kailangan natin is white smoke. Start na natin. Barat lang natin yung leaves. And then, mag-start tayo ng fire. Pwedeng lighter, pwedeng torch. Kainin muna natin yung apoy. Pasok natin. Pass natin ng konti para yung apoy magano. Pag nakita nyo na medyo maning apoy sa loob, pasok na natin yung may leaves. Tapos puff lang natin. Hintayin natin maging white yung smoke para hindi masyadong mainit yung smoke na yun. Ay, medyo puti na. Takpan na natin yung smoker. Ito yung tinatawag na Langstroth Hive. Ito isang set to. Meron siyang, this is what you call the top cover. Protection for the rain and the heat. And then, this is what you call the inner cover naman. Top inner cover. Ito, may butas siya. Pwedeng lagyan ng screen pag ita-transport for ventilation purpose. Yung butas na to. And then, yung standard hive or box. Meron siyang 10 frames sa loob. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 frames. And then, ang tawag dito naman is hive body. Yung pinaka-box niyang. Ito ang hive body. Butas lang sa ilalim, oh. Ayan. And this is what you call the bottom board. Ang bottom board, meron siyang ventilation din. Meron siyang screen dito. Tapos meron siyang parang drawer. Pag open and close. Kaya pag sa-setup is una yung bottom board. And then next yung hive body. Dapat i-align natin ng mabuti. And then, siyempre yung frames, papasok natin yung frames sa loob. Then yung top inner cover. Then the top cover. Tapos yung stand naman natin, 1.5 feet above. Para may purpose din sa, ano, sa, kasi may kalaban din silang mga frogs. Kaya dapat naka-elevate ng 1.5 feet. Tapos ito, may mga purpose to. Pwedeng lagyan ng feeder. Kaya yun. Ito na yung buong set ng ano, standard bee box. Okay. And then, this is the hive tool. And then, before tayo mag-start mag-check ng hive, gagamit tayo ng smoker. This is the smoker. Then, lit na natin yung smoker para. This is the preparation for lighting the smoker. Kuha tayo ng leaves na makikita nyo sa paligid. Ito, nakuha ko, laurel leaves. Ito yung gagamitin natin ngayon. Mas maganda yung medyo basa para mas mausok. Tapos, bat lang natin dito. And then, kuha tayo ng carton para mas matagal yung burning niya.
And then we have to light. Kung wala kayong lighter, pwedeng ano, torch. Ito po, tapos papasok lang sa loob. Dagdagan lang. Hindi lang natin magdana yun, no? Yung flame sa loob. Pag meron, nakikita nyo na merong apoy sa loob, pwede lang ipasok yung mga dried mga leaves. Tapos ipump nyo muna para ma-burn sa loob. Pag nakikita nyo na maputi na yung smoke, pwede na natin gamitin sa mga bees. Para hindi masyado mainit. Pampan natin ng konti. Mas maganda yung mas puti pa siya. Tsaka check nyo kung ano, yung medyo, kung dapat hindi mainit sa kanila. Ready na tayo. Ito, ready na ang ating ano, smoker. Gumagamit tayo yung smoker para to calm the bees. Anong purpose ng smoke? To mask yung pheromone or yung amoy nila para maging kalmado lang sila sa loob. Before natin open ang box or yung colony, alisin muna natin top cover. We call this the top cover. Lagay natin sa tabi. And then, before natin open yung top inner cover, smoke lang natin sila sa loob. Yan. Para kalmado lang sila. Ayan. Nakita nyo, medyo kalmado na sila. Tabi nyo rin yung top inner cover. Pwede nyo nang alisin tong smoker. Kasi nga, yun. Naging kalmado na sila. Bagi tayong nag-start, magano sa dulo. Dahil ito, starter colony, 5 frames yung meron. Alisin muna natin yung 6 frame para may space tayo. This is the 6 frame. O, tingnan nyo, wala pang laman. Kasi siling gumagawa mismo ng comb. Tapos medyo mahirap. Kung wala kang hive tool, medyo mahirap ano yun to, i-open. Ito ang purpose ng hive tool. Meron siyang pangsungkit. Kapag nag-check pala, dapat kalmado lang. Kaya nila lang mablis na galaw. And then, dahan-dahan natin i-lift. Ano ang chine-check natin dito? Purpose natin is to check for the queen. Tsaka kung may queen cell. At tsaka yung ano, check nyo na rin yung honey. Tsaka yung pollen. And tingnan nito. Usually sa dulo, what I mean dulo is outer part. Merong ano, ito yung honey at tsaka pollen nila. Food reserve ang nasa dulo. Hanapin natin si queen. Yun ang purpose natin sa pag-open ng hive. Para hanapin si queen. Ito medyo madikit siya, kaya kailangan natin ng hive tool. Kalmado lang tayo pag nag-open tayo ng hive. No sudden movements. Yan, ito, kumpleto na to. Meron na siyang eggs, saka honey, and pollen also. Wala pa rin si queen dito. Sine-check din natin, baka gagawa sila ng queen cell. Pag nakita kayong queen cell, alisin na natin kagad. Yan, ito, perfecto. Maraming eggs. Oh, ito, nandito na si queen. Si queen is a color blue. She is 2020 queen. Meron tayong ano, yung mga queen may mga colors yan, corresponding year. Kasi yung queen, she can live up to 5 years. Kaya kailangan natin i-mark ang mga queen natin. Very young queen kasi 2020 queen. Tapos bag na natin dahan-dahan tayo pagpabalik. And then check na natin yung last frame. Last frame, ano siya? More on eggs and honey also. Yan. Ito, maganda ang brooding pattern ng queen. Marami siyang eggs. Ang pagbabalik is dahan-dahan din. Tapos, minsan na lang natin sila para walang maipit. Okay.
pagsasarize, ano rin, dahan-dahan din. Balik natin ng dahan-dahan ang top inner cover and then the top cover. Yun ang pag-check ng hive. Ito, ang topic natin naman ngayon is regarding feeding of the bees. Ano ang kailangan natin sa pag-feed ng bees? Yung feeding pala is for supplemental lang. Hindi everyday, hindi monthly, hindi weekly. Supplement or support lang to. What we need is 1 cup of sugar, 1 cup of water, and then dito natin imimix yun. Tapos meron din silang feeder. Ang tawag sa feeder nito is inside feeder. Inside feeder, meron siyang screen para hindi malunod ang bees. Kasi ang bees hindi marunong lumangoy. Okay, mix na natin ha. Una, lagay mo natin yung sugar. Ganito na muna para magkasya sila, 1:1. And then, we add water. Ang ratio natin is 1:1. 1 water, 1 sugar. And then, mix natin. Dapat nakamix ng well para na-dissolve lahat yung sugar. Bawal pala ang brown sugar. Ha? Ang gagamitin natin dito is white sugar. Pag na-mix ng mabuti ang solution natin, sugar syrup ang tawag dito, magbubukas ulit tayo ng bees. Anong gagawin ulit? We have to take out the top cover and then ipuff natin para maging kalmado sila ulit. Pag kalmado na yan, alisin na natin ang smoker. Tanggalin na natin ang top inner cover. Dahil dito is a starter colony, pwede tayong mag-alis ng ilang frames to accommodate the inner feeder. Lagyan lang natin sa loob ang inner feeder. And then yung solution, ito, medyo meron pang ano eh. May solution pa yung ano, sugar. Pwede natin pasok yung syrup. Nagsusupport lang tayo sa mga bees tuwing rainy season. Kasi ang bees hindi makakalipad, hindi makahanap ng pagkain. Kaya support lang natin. Ang pagsusupport na to is, the purpose is para hindi pakilaman yung honey reserve sa loob. Tingnan nyo, may pumapasok na kagad sa loob. Kasi yun nga, medyo makulimlim ngayon, hindi sila masyadong lumalabas. Umiinom na sila sa loob. We do this pala once a week or as needed lang ha. Hindi everyday to, hindi weekly, hindi monthly. During rainy season lang. Ang computation namin or usually mga beekeepers ginagawa is 2 kilos per month ang ginagamit namin sugar syrup. Or meron pang isa. Pwede natin gawin sa ilalim. Kung wala na space, kung puno na ng bees dito, pwede tayo magano sa ilalim ng ito, yung stand natin naka-design for to accommodate the feeder sa ilalim. Ito ang pag-harvest ng ano, honey. Dahan-dahan din. Angat natin yung frame. Nakikita nyo, marami pang bees, oh.
Para umalis din sila, i-smoke na natin yung iba. Pero pinakamabilis na paraan dyan is ano, itaktak natin sila. Pag wala nang ganong bees, pwede nang ilagay sa container na frame. Pasok na natin dito. Okay, tapos pagkakuha natin ng frame na may honey, sarado na natin ulit. And then, we proceed na tayo sa honey extraction na tayo. Pagkatapos natin kinuha yung frame sa box, eto, nandito na siya. Inalisan natin yung mga bees. Sabi mo natin ito. Ito na siya. Dapat pala, ang pag-harvest, 90 to 95% na naka-sealed. Ayan, ito. Halos 95% sealed to. What do I mean sealed? Sealed or cup? Ayan, meron siyang takip. Ito ang alisin natin or bubutasan natin. Sa ngayon, ang gagamitin natin is household extraction system. Gagamitin tayo ng strainer. Start na natin. Gagamitin ulit natin yung hive tool. Ano lang natin? Alisin lang natin sa comb. Tingnan niyo po yung honey, no? Medyo mahirap siya kasi mayroon po siyang wire sa loob. Iwasan lang natin yung wire na baka masira yung wire. Yung honey po, iba-ibang kulay, iba-ibang lasa. Depending on the nectar source. Yung iba po, ginagawa nila is ano, honey comb. Kinuha nila mismo yung comb, tapos hindi na kailangan i-extract. So ngayon, kalahati muna yung ano natin para yung isa, try natin yan sa honey extractor mamaya. Yan. Ganito lang po, yan. Tapos kailangan natin i-mash para mawala yung extract natin yung honey. Using ano lang, yung serving spoon, pwede rin. Yan, mamash lang po natin para palabas natin yung honey na nasa loob. At tingnan nyo po, tumutuloy yung honey. Oh. Yan. Usually, ginagawa to overnight. Pero dahil kulang tayo sa time ngayon, ano natin, parang ka-fast forward lang natin. Keep mashing until maalis natin yung honey sa loob ng comb. Tingnan nyo, tumutulo po yung honey sa ilalim. Tapos, iwan lang po natin to hanggang mag-settle yung honey sa ilalim. Ito na po yung nakuha natin honey. Oh. Konti pa lang yun, pero tingnan mo, ang dami ng honey nakuha natin. Sa isang frame na to, ito medium frame, you can harvest around 1 to 2 kilos of honey. Isang frame na ganito. I-demo ko naman ngayon sa inyo yung paggamit ng honey extractor. Pero bago tayo gawin ng honey extractor, gagamitin natin yung uncapping fork. Anong ibig sabihin ng uncapping fork? Kailangan natin uncap, pangalis, pangbutas. Bubutasan muna natin itong sealed honey. Yan na. Para pag pinasok natin sa honey extractor, through using centrifugal force, ikot na ikot yun, lalabas na yung honey from the honeycomb.
Ayan, nabutasan na natin. The other side naman. Same procedure, ano lang, binubutasan lang natin. Ito pala, yan, sayang yan, meron pang honey yan. Lagyan nyo dun sa may strainer para magamit. Yan. Na-uncap na po or nabutasan na, pwede natin ipasok sa honey extractor po. Ito naman kanina, di ba ginamitan natin ng ano, yung kitchen strainer. Ngayon naman, gamitin natin ang honey extractor. Na-uncap na natin kanina. Papasok na natin sa honey extractor. Pasok lang natin ng buo. And then, sasarado natin. Pupunta na ang honey sa gilid ng extractor. Lalabas na po sa ilalim yung honey. Pabigutan lang po. Natin is beeswax rendering or beeswax melting. Ang kailangan po natin dito is water, stove, at saka lumang lutuan para at least yung hindi kayo manghinayang na gagamitin for beeswax. At saka siyempre yung beeswax mismo. Ayan. Una lang muna natin gagawin is lagay muna yung water. And then, kunin natin yung beeswax na hindi natin kailangan gamitin. Pasok lang natin yung mga beeswax sa loob. Napansin nyo, iba-ibang kulay ng beeswax kasi iba-ibang kulay ang para sa honey. Iba-iba yung color at saka taste. Kasi nga, iba-iba yung source. Tingnan natin ito. Medyo white naman to. Pero alisin din natin. Gagawin natin i-melt natin. And then, set lang natin yung fire. Ang kailangan natin gawin is, hintay lang natin mag-boil and then pagkatapos nag-boil,
kailangan natin salain yung impurities. Kaya hintayin muna natin mag-boil. Hintay tayo after 5 minutes and then we'll get back again. Yes, after 5 minutes, 5 to 10 minutes yan, nagbo-boil na siya. Alisin na natin yung impurities. Paano natin alisin yung impurities? Gagawin tayo ng strainer. Parang diluto lang tayo ng adobo. Yan lang. Yan yung impurities, oh. Yan lang sa taas. Tapos yung impurities, lagyan natin sa bag. Ang pag-render pala ay hindi lang isang beses, ha. 2 to 3 times po ang rendering para malinis na malinis ang ating beeswax. Hanggang hindi po na isang sediments, huwag po tayo titigil. Impurities. Isin lang natin yung impurities. Malapit na po. Kunti na lang. Most of the impurities na strain na natin, sarado lang natin yung stove and then let it cool down. Kasi yung beeswax, magpo-float siya. Tapos yung water na siya ilalim. Yan po. Let it cool down for a few minutes or hours and then repeat the process again. Kasi yung sediments may nakadikit pa sa ilalim ng...